For today's video ay gagawa kami ng totoong primitive house. Isang adventure na naman ang ating matutunghayan sa araw na to. Dahil ngayon ay gagawa tayo ng totoong primitive house na gawa sa lupa, bageng, kawayan at mga materyales na matatagpuan lang sa kabundukan. Sobrang dami daw ng ahas dito. At maliban dyan, susubukan rin natin ang kakaibang adventures at mga pagkain. Welcome sa aming primitive house! Malamang paborito ninyo itong panoorin sa YouTube, Facebook, at sa iba't ibang social media platform. Pero alam nyo ba, nakaramihan sa mga ito ay peke? Alam kong nakakadismaya kasi isa rin ako sa mga super fans sa mga ganitong klaseng video. Pero huwag kayong mag-alala dahil for today's video, gagawa tayo ng totoong ganito. So ngayon, gagawa muna tayo ng model. So una, gagayahin muna natin yung slope. Gamit ang clay na lupa, hinalo namin ito sa tubig upang makapag-sculpture. Pinatibay namin ito gamit ang mga kahoy at maninipis na bagging. Naaaliw talaga ako sa paggawa nito. Para kasi akong bumalik sa pagkabata. So ngayon, maghahanap kami ng magandang spot at mga resources katulad ng tubig. Viking! Dito ang napili naming lugar, so dito kami magsiset up ng mga tent. Literal na nasa gitna kami ng kabundukan. Malayo sa bahay-bahay, hagurus ng hangin lang at huni ng ibon ang mapapakinggan. So first step dito, kailangan naming maghukay. Hindi biro ang paghuhukay ng tigang na lupa, kaya hindi ka panipaniwala ang dalawang primitive builders na madalas nating nakikita. So ngayon, nag-clear muna kami sa area. Habang yung iba ay naghuhukay, kami naman ay naghahanap ng pwedeng makuhanan ng tubig upang may maihalo sa lupa. Pero sad to say, tinalang ng kalabaw ang meron. So guys, dito naghahanap kami kung saan kami pwedeng gumawa ng balon. Ngayon ay mangunguha kami ng kuwayan. Okay. Ang kuwayan ay kabilang sa mga damo at hindi sa mga kahoy. Mas pinili namin ang kuwayan upang makaiwas sa pagputol ng kahoy. Grabe ang tirik ng araw at sobrang nakaka-dehydrate. Pero kailangan namin tapusin ang paghuhukay sa lalong madaling panahon. At dahil primitive, hindi kami gagamit ng pako. Gumamit kami ng mga baging. Baging, di ko alam paano ito i-pronounce. Basta sigurado ako, ito yung lubid ni Tarzan. Pagsapit ng gabi, sinuyod namin ang kabundukan. Dahil sabi nila, sobrang dami daw ng ahas dito. At hindi madi-deny dahil sa lugar na to, bumalik ang aming alaala bilang isang batang 90s. So ang technique guys, pag nandito yung gumawa ng bahay, dito tayo. Piti. Round 1. Yo, what's up, day 2? At dahil nasa bukid kami, pahirapan ang aming pag-TAE. Chupacabra. Hindi ko talaga inakala na kahit baging lang at kawayan ay magiging ganito katibay. So ngayon susubukan natin kung gaano katibay. Ang galing! At bigla na lang itong bumigay. Sobrang init! Gumamit rin kami ng kalabaw para sa paghahakot ng mga clay. Kanina pa kami hanap ng pwede naming itali. Kahit saang sulok na lang kami basta makahanap lang ng pantali. At ang lahat ng ito ay hindi madali. Pwede! Tirik na tirik ang araw, kaya dumiskarte muna kami ng pansamantalang masisilungan. Imagine dalawang tao lang pinapakita nila sa mga primitive builders na nakikita natin sa internet. At ang kinis-kinis pa ng mga dingding. Peke ang pinapakita nila sa internet! Pagsikat ng araw, agad kaming nagtrabaho. Kasi dito lang rin naman kami natutulog. Yung iba naghahanap ng pantali, nag-iigib ng tubig, at kami, kailangan namin magtali ng mga damong ito. Dahil ito ang magsisilbing bubong na hahaluan ng clay. Paborito-paborito to sa mga bata. Ngayon ay gagawa kami ng totoong primitive house. Ulit-ulitin ko pa ba? Yo, what's up, Blade 4? So ngayon, susubukan natin tong maliit na motor. Pagkatapos
ng kasiyahan ay balik na naman sa trabaho. Baka kasi aabutin tayo ng isang buwan. Yo, what's up, Day 5? Binigay ko ang lahat sa bawat content na aking ginagawa. At kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang i-share, mag-like, at mag-comment kung ano ang susunod nating i-upload. Ngayon, susunugin natin itong mga damo para mabilis matuyo itong mga lupa. Paalala sa lahat ng nanunood, mag-ingat sa paggawa ng apoy. Yes! At dahil nasa probinsya tayo, hindi natin papalagpasin ang pagsakay sa balsa. Kahit ganito, nakakabilib. Ang lakas! Susubukan ko maging kalabaw! Joshua! Joshua! Di ba da, guys? Paslimay muna natin kalabaw na to. Ito ang linta at susubukan natin kung totoo bang sisip-sip ng dugo. Huwag na huwag yung gayahin. Nakakadiri talaga ang linta. Nag-iiba ang hugis na parang si Majin Buu. Tataba, papayat, tataas, pero hindi tumitigas. You look like a snake! Hindi raw sisip-sip to pag wala sa tubig. Baka kasi di lang talaga tayo type. Huwag kang mag-overthink. Day 6! Sa wakas patapos na kami, tinatrabaho na lang namin yung labas para maging plaza tingnan. Sobrang sakit na. Ngayon, kakainin ko to. Diba da, guys? Buong skwelahan, pumunta dito. At kahit nasa bukit, dinarayo tayo ng ating mga solid supporters. Maganda, hindi? Maganda. 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 Ito ang huling gabi, kaya gumawa na kami ng primitive na ilaw. Dito tayo sa bukid, hindi mawawala ang paghuhuli ng taklong. Sa amin tinatawag itong taklong. Anong tawag nito sa inyo? Eto, luto na. Tara, pasok tayo. Eto yung aming bintuan. Eto yung buong sala. At eto yung chimney kung ikaw ay nilalamig. Pwede rin dito magluto, especially mag-iihaw. Eto ang aming tulugan na walang gamit na pako. At dito sa tulugan, para kang nasa boysen. Ayos! At bago ang lahat, available na nga pala ang ating merch sa Shopee. Kaya order now!